Isang sikat na YouTuber ngayon, si Cobra Prince. Ang kanyang content ay ang panghuhuli ng mga cobra, king cobra, Philippine cobra at iba pang klaseng ahas, sawa na nandyan sa mga barangay, sa mga sityo at sa loob ng mga bahay, mga tahanan ng mga tao. Kaya sumisikat ang taong ito dahil sa mabait siya at mayroong magandang adhikain sa kalikasan. Okay, atin kilalanin kung sino ito si Prince Cobra. Sa tuong pangalan ni Prince Cobra ay Ian Florentine. Siya ay 24 anyos ngayon. 15 years nang nanghuli ng mga ahas si Ian Florentine. Kaya naman siya binansagang Cobra Prince ng San Pablo, Laguna. Namana ni Ian, 24 years old. Ang hilig sa mga ahas sa kanyang amang si Raymond Florentine ang tinagurian ding Cobra King sa kanilang lugar sa San Pablo. Gaya ng kanyang ama, si Ian ang pinupuntahan ng mga residenteng humihingi ng tulong para mahuli ang mga ahas na namamalagi sa kanilang bahay, bakuran at bukiran. Pero bukod sa paghuli ng mga ahas, hangad ni Ian na ma-educate ang mga tao sa pagdating sa mga ahas. Kung kinakatakutan daw ng mga tao ang ahas, higit na kinakatakutan ng mga ahas ang tao. Nangagat lang ang ahas kapag sila ay nasukol o mayroong pinoprotektahan ng mga itlog o mga maliliit na anak. Ani ni Ian Florentine, 9 years old pa lamang siya ay nagsimula na siyang manghuli ng ahas, pero ang mga ahas na yun ay non-venomous, hindi makamandag. The son of the Cobra King, sa murang edad na exposed na si Ian sa mga ahas dahil sa mga nahuhuli at inaalagaan ng kanyang ama. Kinakalakihan ko na po yon kasi yung tatay ko mahilig din sa mga snake. Nakahiligan ko na rin na mag-alaga siya at mag-alaga din ako ng mga snake. Simula ng ipanganak ko ako. Yun ang sabi ni Ian sa eksklusibong panayam ng Pep. Bali, nag-try ako manghuli ng snake, mga 9 years old ako. Mga walang kamandag na ahas lamang yun. Isinama si Ian ng kanyang ama kapag nanghuli ng ahas. At kapag ang ahas ay non-venomous, walang kamandag, si Ian ang pinapahuli nito. Sabi ni Ian, pag nakita niyang tatay na hindi cobra, mga rat snake lamang, siya yung pinapahuli at pinapasok sa bahay. Okay lang na makagat kasi wala namang kamandag. Ang kaalaman ni Ian ukol sa mga ahas ay nakuha sa ama. Kasama ang pag-research sa internet at maraming oras sa gubat para obserbahan ang behavior ng mga ahas. Napansin din ng writer na ito na sa ilang araw na pagipagpalitan ng mensahe kay Ian, lagi siyang may schedule na panghuli ng ahas. Ganun pa man, sinabi ni Cobra Prince na hindi fixed at hindi laging may kita ang isang snake catcher. Pero masaya raw si Ian sa ginagawa at nakakatulong pa siya sa kapwa. Ngayon ay malaki na ang kita ni Ian sa YouTube. Dahil sa mataas ang kanyang view, maraming subscribers, siya ay tumatanggap na ngayon ng malaking revenue sa YouTube. Ito ang kanyang mga serbisyo, services of a snake catcher. Ibinahagi ni Ian ang proseso kapag may nais magpahuli ng ahas. Magmi-message po sila sa Facebook page ko tapos i-set namin kinabukasan kung wala naman kaming gagawin ng team. May pagkakataon daw na 2-3 appointments ang inaabot sa loob ng isang araw. Ani ni Ian, hindi sila nagbibigay ng presyo sa kanilang serbisyo. Nakadepende ito sa kung ano man at magkano man ang iaabot sa kanila ng kanilang kliyente. Napakaganda ng adikain ng grupong ito ni Cobra Prince at ang kanyang team dahil sa pag-preserve sa environment. Hindi pinapatay yung mga ahas. Pero mayroong napakalungkot na kwento sa buhay ni Ian Florentine noong taong 2022. 2 years lamang ang nakaraan ay halos mamatay siya
Binugbog siya ng isa sa pinasok niya na bahay para manghuli ng ahas. Doon siya binugbog at kung ano man ang dahilan, hindi natin alam. Pero in the next video ay atin ipapakita ang ibang footage noon. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, mga ka-art lover, para palagi kayong updated. Paalam at ingat kayong lahat.